si Jose at ang kanyang panaginip. Si Jacob ay may 12 anak na lalaki at si Jose ang pinakapaborito niya sa lahat. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, nagalit sila at ayaw na nilang pakisamahan si Jose ng maayos. Minsan, nanaginip si Jose at lalong nagalit ang mga kapatid niya nang kinuwento niya ito. Sabi ni Jose, "Napanaginipan ko na tayo ay nasa bukit at nagbibigkis ng trigo. Tumayo ang aking bigkis at yumuko sa paligid nito ang inyong mga binigkis." Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip ulit si Jose at sinabi niya ito sa kapatid niya at sa kanyang ama. Sabi niya, "Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan." Anong ibig mong sabihin? Kami ng iyong ina't mga kapatid ay yoyoko sa harapan mo! Isang araw, nagbabantay ng mga tupa ang mga kapatid ni Jose sa pastulan ng kanilang ama. Sinabi ni Jacob kay Jose na sumunod siya sa kanila upang matignan kung nasa mabuti silang kalagayan. Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Malayo pa'y nakita na niya ang kanyang mga kapatid. Pinagplanuhan nilang patayin si Jose para matapos na ang kanyang mga panaginip. Ngunit, nais siyang iligtas ni Ruben. "Huwag natin siyang patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon." Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at hinulog siya sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may mga negosyanteng Ismailita ang napadaan. Sila ay papuntang Ehipto. "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya ay kapatid din natin." Inaahan ni Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose ay dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Inilublob ng magkakapatid ang balabal ni Jose sa dugo ng kambing at ipinakita ito kay Jacob. "Tinatahin ng mabangis na hayop ang anak ko!" Samantala, pagdating ng Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midyanita kay Potifar, isang punong kawal ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Pinagpala ng Diyos si Jose at siya ay naging matagumpay. Itinalaga siya ni Potifar bilang punong tagapangasiwa sa lahat ng kanyang mga ari-arian. Di nagtagal, nakulong si Jose dahil sa maling bintang sa kanya. Ngunit, siya ay hindi pinabayaan ng Diyos. Naging mabait sa kanya ang mga bantay at nagkaroon siya ng katungkulan sa loob ng kulungan. Biniyayaan din siya ng Diyos ng kakayahan na magpaliwanag ng mga panaginip. Isang araw, nanaginip ang parahon at ipinatawag niya si Jose upang ipaliwanag ang naging panaginip nito. Sinabi nga ni Jose ang kahulugan ng kanyang panaginip. Magkakaroon ng 7 kasaganahan sa buong Ehipto at ang kasunod naman nito ay 7 na taggutom. Sinabi ni Jose ang mga bagay na dapat gawin ng paraon. Nagustuhan ng paraon ang kanyang panukala. Nakitaan niya si Jose ng karunungan at pagkaunawa na mula sa Diyos. Kaya't si Jose ay ginawa niyang gobernador ng buong Ehipto. Maraming pagsubok ang naranasan ni Jose sa kanyang buhay. Kinamuhian siya ng kanyang mga kapatid. Hinulog siya sa balon. Binenta siya ng 2 at nakulong ng ilang taon. Sa kabila ng pagsubok na kanyang naranasan, hindi niya sinisi ang Diyos. Sa halip, ay nagtiwala siya. Dahil dito, gumawa ang Diyos ng mabuting bagay sa buhay ni Jose na siyang nagdala nito sa mas maganda pang plano ng Diyos para sa kanya. Alam ni Jose na ang Diyos ang nagpapunta sa kanya sa Ehipto upang iligtas ang buhay ng maraming tao mula sa taggutom, lalong-lalo na ang kanyang pamilya.
Tayo man din mga bata ay nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Marahil tayo ay nakakaranas ng matinding sakit, kawalan ng panggastos sa pang-araw-araw, o kaya ay napabilang tayo sa broken family at iba pa. Katulad ni Jose, ito ay pinahihintulutan ng Diyos na maranasan natin, hindi upang pahirapan tayo, kundi upang mas maging matatag pa tayo sa ating pananampalataya at upang ihanda niya tayo sa mas maganda pa niyang plano para sa atin. Ang intensyon ng tao ay masama, ngunit lahat ng ginagawa ng Diyos ay sa ikabubuti natin. Sabi nga sa kanyang salita sa Romans chapter 8 verse 28a, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Lagi nating aalalahanin na may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa at malalaman natin ito sa pamamagitan ng Kanyang salita.